Sa murang edad ay katuwang na siya ng kanyang tatay. Sa pagpipintura ng mga sasakyan, palaging nakaalalay siya. Sanay sa hirap, sanay sa mabibigat na trabaho. Kayang tiisin ang lahat ng trabaho basta kasama lang ang ama. Pero dumating ang araw na nagkasakit ang ama nito at halos 2 linggo na sa ospital at kasalukuyang lumalaban sa sakit na diabetes. At ngayon, kailangan raw operahan ang mga namamagang paa. Habang nasa ospital ang kanilang ama ay siya na ang nagsilbing tagaalaga sa kanyang mga kapatid. Ang kanilang nanay naman ay naglalabada sa umaga at bumabalik sa ospital sa gabi para bantayan ang mister. Ang binatilyong si Mark Imperial ay nagsusumikap din. Habang nagbabantay sa kapatid ay pumasok raw ito bilang assistant ng karpintero na may project malapit sa kanilang bahay. Nagmalaman namin ang kalagayan ng kanilang pamilya, nag-abot kaagad kami ng tulong mula sa taga-suporta ng Team Kapobre. Sige, doon ba ito? Magapit ta? Magapit lang ba ito? Magapit lang? Magapit lang ba ito? Magapit lang ba ito? Magapit lang ba ito? Ang grapit ha? Mga kapobs, pumunta kami sa pamilya na ito dahil nalaman namin na yung tatay nila nasa ospital, tapos yung nanay nila siging kayod talaga, trabaho, naglalabada para may pagkain sila. So ito ang programa natin, is to help, to rescue, parang ganyan ba, na rescue natin sila sa gutom, no? Kasi hirap nga sila sa pangbili ng mga pagkain nila. So sa tulong ng ating mga minamahal na taga-suporta, ito ngayon, dala namin yung mga pagkain. Upo na dito to. Ilagay mo muna yung cellphone mo sa ano? Seryoso muna tayo eh, para naman sa inyo itong ginagawa namin. Saan si nanay mo, ne? Saan si nanay mo? Saan si nanay mo? Hospital. Sa hospital? Oo. Bakit na hospital yung tatay mo? Papa. Ha? Ano nangyari kay tatay mo? Patay si Mara. Pata. Ayan. Umiiyak. Oh, sige na, huwag na ikaw iyak. Alika, alika, alika. Bigyan mo ng tinapay. Nil, nil. Oh, maipit. Sige. Ay, okay lang dito lang ikaw to. Istoryahan mo na ako. Oo, habang wala pa si nanay mo. Antiguan man, ikaw mag-Tagalog siguro ah. Sige. Ayan, so dinala namin sila ng mga tulong ngayon dito. Sige, seryoso na tayo. Huwag na ikaw mahiya. Ano na lang siguro muna, tabi mo na kayo para nahuya tayo mo, abi, maghambal eh. Yan. Saan si tatay mo? Hospital. Bakit ano nangyari? Sakit siguro. Sige, pinupirahan. Pinupirahan. Si nanay mo, anong trabaho niya? Naglalaba. So kayo lang naiiwan dito? Oo. Si nahirapan daw si nanay mo sa mga ano, pambili ng bigas, pagkain ninyo? Oo. Siya lang nagtatrabaho sa inyo? Oo. Bali, ilan kayong magkapatid? 5. 5. Ikaw, pang ilan ka? Pangalawa. Pangalawa. Ilang taon yung iba? Panganay ninyo? 22 siguro. 22. Ikaw? 17. Yung 22 yung may asawa na? Oo. 17. Tapos yung bunso? 2 taon. 2 taon. Ano trabaho ng tatay ninyo nung wala pa siyang sakit? Pipintura ng sasakyan. Oh, yun ang trabaho niya. So, kailan nawala ng trabaho si tatay mo? Tagal na. Nung magkasakit? Ano talaga yung pinakang sakit niya? Diabetes, gano'n. Kaya gano'n nangyari. Sino nag-alaga ng kapatid mo na bunso? Ako.
Nag-aaral ka pa? Oh. Anong sa Madjaas. Anong year? 10. Grade 10. So ikaw na yung pinakang inaasahan dito ng nanay mo? Sa bahay? Okay, sige. Sunduin na lang muna natin si nanay mo. Kasi ito may mga dala kaming tulong mula sa aming taga-suporta para sa inyo ito. Para kahit isang linggo, hindi ninyo maubos, no? Para hindi kayo mahirapan. Ha? Sige. Ayan, sige ha. Okay, pasok muna tayo. Ayan! Ayan, ang sorpresa namin sa'yo. Ayun, nanay. Dala namin yung pang isang linggo na ito na ano, pang isang linggo na na ano ninyo, na supply ha. Mayroon kayong grocery. Mayroon kayong grocery, mayroon kayong bigas, ha? Kumusta na ikaw ngayon? Naka-confine asawa mo doon? Huwag mo pigilan ang anong emosyon mo po, anong maramdaman mo. Ano nangyari kay mister mo? Diabetes yung mister. Inoperahan ko ni Motong. Ano si Kay, ito mo. Inoperahan na, naka-schedule? Hindi pa, huwag pa. Abo pa, bing laboratory na ng mga dugo. Oo, nakompleto na ang laboratory. Huwag pa nga ni sir. Pero nakapila na siya. Sa ospital? Oo, nakapil. Okay. So, ayun na nga po. Sino natitira dito sa bahay ninyo? Nga rin nga. At? Ang lagaki, gabantay kong gabi eh. Kung gabi, wala ka rin dito? Wala, gauli ako makarangal. Adlaw ga. Wala, napagkaon. Mabalik ba na kung doon ng hapon? Balik kung gabi doon ka sa ospital. Mm-hmm. Tapos pag umaga, naglalabada ka. Oo. Para may ano, para may... Pagmasahin, pagkaon. Grabe pa lang. Ay, yung mga bata dito, marunong naman dito? Natuto man lang darunuan ako. Dapat matuto talaga sila. Medyo mahihain kasi sila eh. Hindi sanay sa tao. Hindi sila sanay sa tao. Kasi dito kami dumiretso kanina para hindi na ikaw maistorbo sa trabaho mo. Pero ayan, at least ngayon, nandito na lahat yung... Baho nga bulig, ganun ka na iyo. Para sa inyo lahat yan ha. Sige, pasalamatan natin yung taong tumulong. Bali si Ate Lynn Davis, mayroon siyang padalang bigas, ayon yung isang sako. So may padala kasi siyang tulong para sa mga nangailangan, 1,000 pesos. So yung bigas na yan ay 1,100 kasi medyo nagmura na ngayon ang bigas. Ano po? Tapos yung grocery ninyo ay nanggaling naman po sa ating taga-suporta na si Ma'am Rose Water ng Europe. Si Ma'am Rose Water ng Europe. So 5,000 pesos ang budget for the grocery. Meron pang sobra. Ito yung resibo. Bali ang grocery ay 4,429.15 at saka yung sukli niya ay 570 pesos. Ayan, ibigay po natin sa kanila. Ayan, sige po. Nung ibigay natin. Ito na na yun. 550 pesos, 20 pesos, saka ito yung mga coins na. Ayan. Sige po, pasalamatan niyo po sila, Nay. Sila Ate Rose Water at saka si Ate Lynn Davis. Salamat, Gide. Ate Lynn, meron pa. Ate Rose, salamat. Abo niya, salamat. Pati yung anak mo, nahirapan. Yan ang naiiwan dito. Ano mo, nalaga, adlaw. Ha? Ang mga bantay, adlaw.
Yan ang nagbabantay? Mm-hmm. Buti mang hudni. Hindi siya nagsasalita, pero luha lang siya ng luha. Ilang araw na kayo dito walang pagkain? Ha? Ilang? Puong adlaw kami sa ospital. 10 days na sa ospital. Mm-hmm. So, hindi mo na alam kung anong mga pagkain nila dito, kung may pagkain. Hindi, kung amat, yun na, tawagan ko manamangot sa makato, nga padala, dali iya. Padala na kahit bigas. Wala ka nga humay. Ayan, ito yung isang anak mo. Huwag na ikaw umiyak, ha? Oh, yun. Ba't iyak ng iyak? Namimiss ka siguro. Siguro. Ayan. Babae ito? Laki. Ayaw niyang kumain din. Ayaw, huwag na ikaw iyak. Ayaw. Pag ikaw magbigay, nanay. Totoo, may malalaking Milo, oh. Oh. Inom ikaw Milo, ha? Oh. Ayaw na. Ay, sige. Umiyak na. Alright, sige mga kapobre. Ate Maribel? No. Aha. Ate, nasa ospital ka ngayon? Oo, okay. Sir. Oo, si kapobring Archie Hilario to. Sige. Oho. Pwede ka ba pumunta dito sa parking area? Nandito kami. Okay, sir. Okay. Oo, bibigyan ka namin ng tulong para magamit dyan sa loob ng ospital kasi nakarating sa amin na badly needed talaga yung pera ba? Okay. Oo, sige. Kumusta na si mister? Pwede mo maiwanan dyan? Oo, sir. Oo, bababala ako. Ah, sige, sige. Maghintay kami, ha? Ako, sir. Oo, sige, sige. Ayun. Okay. Good afternoon. Oo, dyan lang. Okay lang. Distance lang tayo. Ayan. Pumunta kami dito sa'yo. Kumusta na yung asawa mo doon sa loob? Ay, wapat naman sir na operahe. Bakit daw? Ay, wapat naman. Doppler, na siki sa panay. Wapat doktor. Nahugat at namon. Ay, kumusta ka na? Okay lang, yaya lang ako ka. Oh, parang ikaw, namamaga na rin yung mata mo. Ha? Iyak ka ng iyak? Nauli ko daw pa ina, eh. Hindi mo nagsugot, ay binahapo, at patabantay. Na-atake siya doon? Oh, okay. Sige, hindi rin kami pwedeng magtagal dito kasi may protocol yung loob ng hospital. Hindi kami makapasok doon. Oh, ito, nagbigay kami ng 10,000 pesos mula sa channel namin, ha? Ito. Masigamat. Oo, sige. Ako na buhuligra, pagkakira. Sige, bilangin mo para makita na kung kompleto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, sige, ha? Oo, gamitin mo dyan sa mga gamot. Kaya hindi man lahat ng gamot dyan, libre, di ba? Oo, may siguwa pa nga niya. Oo, tama. Okay. Yung anak mo na yun na na-interview namin kahapon isang araw, nagkarpintero pala. Ah, nag-obra ko nung kahapon, nagawag ako. Oo, ay, ka-responsable pala yung anak mo na yun, no? Mahihayin lang talaga. Hindi ka ulit, ikaw ka inay. Huwag mong tigilan emosyon mo. Sige. Sige, kailangan sige, ka na doon. Alam na namin yung nasa loob mo. Sige. Ako hindi siya amat siya. Oo. Sige. Balik na ikaw. Oo. Sige. Ayan mga kapobs. Hindi na natin patagalin pa ang pag-interview sa kanya. Padala na kaagad natin yung tulong para sa asawa niya na mayroong diabetes. So kailangan operahan. Maraming mga gamot na kailangan. So yan lang naisip ng ating channel na makatulong kay man yung anak niya nga. Na ilang taon yung anak niya? Basta yung unang na-interview natin, yun, nagkakarpintero ngayon para makatulong pagbili ng gamot ng kanyang tatay. Sige po, mga kapob, salamat sa inyong lahat.